mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. I already named him to Senate President Soto. So, the public will just have to wait on that. Let's focus on Bongbong Marcos. This is the second time I'm fighting another Ferdinand Marcos, ha? Senador na nakikialam umano sa kaso ni Ferdinand Marcos Jr., kilala na ni Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Commissioner Rowena Guanzon, disqualification cases ni Marcos, hiniling ni Guanzon na muling ma-i-raffle. Yes, Commissioner Guanzon was motivated by her pursuit of the public interest, but certainly one of the consequences of that act is undermining the confidence of the voters on the COMELEC. Integridad ng Commission on Elections na babawasan dahil sa banggaan ng commissioners ayon sa analyst. Kailangan handa yung area for whatever happens during the immunization para na maging pleasant yung ating experience ng ating mga kabataan. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, inihahanda na ang child-friendly vaccination venues para sa mga edad 5 hanggang 11. Pilipinas kasama sa listahan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ng mga bansang dapat munang iwasan dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Titignan po namin, makikipagdialogo po kami kaagad kay Secretary Liling Briones at sa kanyang mga kasama kung baka po pwedeng ituloy na rin po natin itong pilot na po na ito. Metropolitan Manila Development Authority makikipag-ugnayan sa Department of Education para sa pagpapatuloy ng limited face-to-face classes sa ilalim ng Alert Level 2. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, bumababa na muli ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngunit nagbabala ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa mga mamamayan nitong iwasan munang magbiyahe sa ilang bansa bunsod ng mataas na coronavirus infections. At kabilang sa listahan nito ang Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Epektibo na ngayong araw ang pagpapapasok ng fully vaccinated international travelers sa bansa nang hindi kinakailangang sumailalim sa mandatory facility-based quarantine. Subalit kasabay ng pagluluwag sa entry protocols ng borders ng Pilipinas, nakabilang naman ang bansa sa mga nasyong inilagay sa Level 4 COVID-19 Very High Risk Level Assessment ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o USCDC. Ibig sabihin, pinaiiwas muna ng Estados Unidos ang mga mamamayan nito na magbiyahe patungo sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, kahit pa up-to-date na ang COVID-19 vaccines ng isang biyahero o kumpleto na ng bakunang tinanggap kabilang ang booster shot, may banta pa ring mahawa at makahawa ito ng COVID-19. Bukod sa Pilipinas, kabilang din sa U.S. Travel Advisory ang Singapore, Mexico, Brazil, Ecuador, Paraguay at 6 na iba pa dahil sa matataas na community transmissions ng COVID-19. Halos 130 bansa na ang kabilang sa Level 4 COVID-19 Very High Risk ng USCDC. Samantala, sa February 10 naman, magsisimula ng papasukin sa bansa ang lahat ng fully vaccinated foreign leisure travelers mula sa visa-free countries. Naniniwala ang Department of Tourism na ito ang magbibigay ng daan upang tuluyang makabawi ang industriya sa naranasang pagkalugmok dahil sa pandemya. Our confidence to ease travel restrictions comes from various initiatives undertaken over the last 2 years. And of course, we are very strict with the implementation of health and safety protocols. The reopening of our borders to international travelers in just a few days' time will be the strongest sign yet that the country's tourism industry is on its way to a full recovery.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakakita ng pagbuti ng sitwasyon ng Independent Pandemic Monitoring Team, OCTA Research Team, sa mga susunod na linggo ngayong Pebrero. Sa katunayan, sa kalagitnaan ng buwan, bababa pa ang maitatalang COVID-19 cases kada araw sa buong bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Yung projection sa mid to late February, ayun nga, sa buong Philippines, ang pre-project natin, bababa na to less than 10,000. In fact, by late February, I'm expecting baka malapit na sa mga 5,000 cases per day na lang. Nasa mahigit 10,000 pa ang naitatalang COVID-19 cases kada araw sa Pilipinas. Ngunit dihamak na kalahati na ang ibinaba nito mula nang maitala ang halos 40,000 kaso sa bansa sa kasagsagan ng Omicron surge. Ayon sa OCTA Research Team, namomonitor nila na pababa na ang positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa buong bansa. Maging ang reproduction numbers sa National Capital Region at NCR Plus Regions ay nasa moderate risk na lang na mababa na sa 1. Ibig sabihin, wala na sa isa ang nahahawa ng isang positibo sa COVID-19. Kaya naman sa kalagitnaan ng Pebrero, 10,000 kaso na lang ang maaaring maitala kada araw sa buong bansa. Malaki rin ang posibilidad na bumaba pa ito sa 5,000 sa katapusan ng Pebrero. Sa loob ng 2 linggo, posibleng bumalik na sa low-risk classification ng NCR. Hindi rin nakikita ng OCTA ang muling pagpalo ng mga kaso sa mga susunod na buwan. Ngunit kalaki pa rin dapat nito ay ang ibayong pag-iingat. Yung resurgence sa ngayon, USEC, dahil nakita natin na yung BA2 Omicron subvariant andito na rin, kumalat na rin. So, hindi ako ganun ka-concerned sa resurgence. Hindi naman sinasabing hindi tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin tayo. Pag nag-iingat tayo, most likely hindi naman tayo magkakaroon ng major resurgence as long as efficacious pa rin yung mga bakuna natin. Kaya kailangan syempre patuloy na magpa-booster shots mga kababayan natin para maging para tumaas ulit yung yung efficacy nila, yung protection nila against the virus. Nilinaw din naman ng OCTA na hindi sila tutol na malagay sa alert level 2 ang buong NCR. Personal opinion ka lang na baka pwedeng nahintay natin na bumaba ng konti pa yung positivity rate kasi medyo mataas pa yung positivity rate, nasa 17% pa, pero bumababa naman. I think in 1 to 2 weeks baka nasa less than 10% na rin. Hindi naman kami against the alert level 2. Ang perspective ko lang baka pwedeng nakahintay ng mga 1 or 2 linggo lang. Maging ang 7 pang probinsya na inilagay sa Alert Level 2, suportado rin ng OCTA Research Team dahil bumababa na rin ang kanilang naitatalang COVID-19 cases. Kasama na rin anya sa metrics sa pinagbabatayan ng national government para ibaba ang alert level ng isang lugar ay ang kanilang vaccination coverage at healthcare capacity ng naturang mga lugar. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi natuloy ang pagpapatuloy ng in-person classes sa National Capital Region matapos ang holiday break dahil sa biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ngunit ngayong ibinaba na muli ang Metro Manila sa Alert Level 2, plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na makipag-ugnayan sa Department of Education hinggil sa posibleng pagbabalik ng limited face-to-face classes. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Titignan po namin, makikipag-dialogo po kami kaagad kay Secretary Liling Briones at sa kanyang mga kasama kung baka po pwedeng ituloy na rin po natin itong pilot na po na ito. Matapos liwagan sa Alert Level 2 ang restrictions sa National Capital Region, isa sa mga tinitigdan ngayon ng pamahalaan ang posibilidad na ibalik muli ang implementasyon ng limited face-to-face classes sa mga paaralan sa Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benjamin Avalos Jr., makikipag-ugnayan sila sa Department of Education para alamin kung maaari nang ibalik ang limitadong physical classes. Naging maayos naman ang pagbubukas noon ng klase sa Metro Manila bago pa magkaroon muli ng surge ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. Tandaan po ninyo, bago nangyari lahat ito ay meron tayong pilot at napakaganda ng pilot na natin noong araw. No? Talagang tuloy-tuloy na.
Pansamantalang sinuspinde ang limited face-to-face classes sa Metro Manila matapos itong isailalim sa Alert Level 3 pagpasok ng Enero 2022. Base sa naunang pahayag ng DepEd, ibabalik lang ang limited face-to-face classes sa Metro Manila kung bumaba na ang restriction sa Alert Level 2. Pero wala pang bagong anunsyo ang DepEd kung itutuloy na muli ang limited physical classes ngayong nasa Alert Level 2 na lamang ang NCR. Samantala, nauna na rin sinabi ng Commission on Higher Education na maaari nang simulan muli ng mga pamantasan ang pagbabalik ng face-to-face classes ng January 31. Pero may ilang mga kolehiyo at universidad na rin ang nagdesisyon na ngayong buwan na lamang ng Pebrero nila sisimulan muli ang physical na klase sa mga paaralan. Muling binigyang diin ng Commission on Higher Education na nasa diskresyon ng mga paaralan kung kailan itatakda ang muling pagbubukas ng face-to-face classes. Ipinunto nito na mahalagang nakahanda ang mga pasilidad ng paaralan at stricto pa rin nasusunod ang health and safety protocols upang maiwasan ang hawaan ng COVID sa mga guro at estudyante. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May full approval na ng US Food and Drug Administration ang COVID-19 vaccine na Moderna para sa mga adult. Isang taon nito makalipas na bigyan ng emergency use authorization ang bakuna. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Dalawa na ang fully approved COVID-19 vaccine dito sa Estados Unidos. Matapos bigyan ng full approval ng US Food and Drug Administration ang Spikevax, ang bakunang likha ng Moderna para sa mga edad 18 pataas. December 2020 nang makakuha ng emergency use sa Amerika ang Moderna vaccine at ngayon maaari na itong maipagbili sa ilalim ng brand name na Spikevax. Halos 75 milyon na ang nakatanggap ng two-dose vaccine ng Moderna sa bansa batay sa datos ng US Centers for Disease Control and Prevention. Tiniyak ni Acting FDA Commissioner Dr. Janet Woodcock na naabot ng Spikevax ang mataas na standard ng FDA para sa anumang bakunang aprobado sa Amerika, partikular na sa kaligtasan, pagiging mabisa at may mainam na manufacturing quality. Ayon sa FDA, ito ay isang mahalagang hakbang sa paglaban kontra COVID-19 pandemic. Sa ngayon, may clearance ang bakuna ng Moderna sa mahigit 70 mga bansa, kabilang na ang Canada at European Union. Samantala, sa Estados Unidos, mahigit na sa 211 million Americans o 63% ng total population ang fully vaccinated at 86 million naman ang boosted. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si British Prime Minister Boris Johnson ng pagbabago kasabay ng paghingi ng paumanhin sa gitna ng patuloy na panawagan sa pagbibitiw nito sa pwesto. Kasunod ito ng inilabas sa findings sa ginawang pagsisiyasat sa 16 na parties sa kanyang tanggapan at tirahan sa kasagsagan ng pagpapatupad ng COVID-19 lockdown rules sa bansa. Ayon kay Senior Civil Servant Sue Gray, hindi dapat ito nangyari at ipinuntong may seryosong pagkukulang sa liderato ng British government. Patuloy naman sa pagtimbang ang Tory MPs kung nais pa ng mga itong manatili si Johnson sa pwesto bilang Prime Minister. COVID updates po tayo, mga kasangbahay. Narito po ang mga datos mula sa DOH. Mula po sa January 28 hanggang ngayong araw, February 1. Sa kabuuan po ay nasa 3,569,665 na ang nagkaroon ng COVID sa Pilipinas. Ngayong araw po, nakapagtala ang DOH ng 9,493 na bagong kaso. Mas mababa po ng 5,053 mula kahapon. Pero ayon sa DOH, meron pong 10 laboratorio ang hindi po nakapagpasa ng kanilang mga data ngayong araw. Umaabot naman sa 176,053 ang bilang ng mga aktibong kaso.
yan po ay mas mababa ng 14,765. Sa bilang naman po ng mga gumaling, umaabot na ito sa 3,339,558. Ngayong araw po, may nadagdag na 24,210 na new recoveries. Sa bilang po ng mga nasawi, meron pong 51 ngayong araw at ang kabuuan po ay umaabot na sa 54,054. Para po sa ating global tally, 378,308,247. Confirmed COVID cases po yan sa buong mundo. 5,673,662 naman ang bilang po ng mga nasawi. Habang nasa 9,980,032,773 ang vaccine doses administered. Yan po ang ating COVID update. Pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang idaraos na pediatric COVID-19 vaccination sa darating na Biyernes para sa mga batang edad 5 hanggang 11. At para maiwasan na mabagot ang mga batang magpapabakuna lalo na kung matatagalan sa pagpila ang mga ito, kanya-kanyang diskarte ang mga LGU para gawing child-friendly ang mga vaccination sites. Ito ang balita ni Janice Inhente. Kuya, lahat nakita na lang kahapon, check na yung podium. So doon gagawin yung 5 to 11. Nakahanda na ang vaccination sites na gagamitin ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong para sa pagsisimula ng COVID-19 vaccination sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang na idaraos sa Biyernes. Dalawang venue ang itinalaga ng Mandaluyong LGU para sa pagbabakuna ng mga bata, kabilang na ang The Podium Mall at Addition Hills Integrated School. Ayon kay Mandaluyong City Chief of Staff Jimmy Isidro, malapyes ng ambiance ang kanilang gagawing setup sa mga vaccination sites para hindi matakot ang mga bata na magpabakuna. Ang setup namin, nung nakita ni Envo kahapon, is festive atmosphere para hindi matatakot yung mga bata. 500 a day lang muna. Kasi medyo bago yan. Baka iba yung mga bata maliliit eh. Mahirap magpakuna sa ganun. Sa Parañaque City naman, siniguro ng lokal na pamahalaan na malapit sa ospital ang kanilang napiling venue para sa agarang atensyong medikal sakaling magkaroon man ng adverse event ang mga batang magpapabakuna. Pero meron ring dalawang vaccination sites na nakapuesto sa mga mall kung saan mayroon anilang welcoming environment sa mga bata. Gagawa na lang kami siyempre ng konting bibig, pero pag nasa mall ka naman, ano, parang pati yung ambience mo, parang medyo parang namamasyal ka eh, di ba? Tapos maayos naman yung vaccination area, maliwalas. Ayon kay Mar Jimenez, Public Information Officer ng Parañaque City, higit 30,000 na ng mga bata sa Parañaque ang nakapagparehistro na para magpabakuna. Sa lungsod naman ng Maynila, ang newly renovated Manila Zoo ang inaprubahang vaccination venue ng Department of Health para sa mga bata. Dito maaari silang makapamasyal at ma-enjoy ang pamosong zoo matapos silang magpabakuna. Dalawang beses kailangang magparehistro ang mga nais magpabakuna rito. Una sa COVAX website ng lungsod para sa vaccination appointment at pangalawa sa mismong website ng Manila Zoo para makapasok sa lugar. Sa Makati City naman, plano ng lungsod na lagyan ng mga TV monitor at mga tarpaulins na akmang pambata ang dalawang vaccination sites nito sa SM Makati at Nemesio Yabot Elementary School. Ito ay para maaliw ang mga bata at maibsan ang takot sa pagpapabakuna. Sa San Juan City naman, ang Phil Oil Flying V Center ang gagamiting venue ng lokal na pamahalaan dahil malawak at maalwan ito. Eksklusibo muna itong gagamitin ng lungsod para sa babakunahan ng mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Target ng San Juan City, natapusin ang 5,000 batang nakapagparehistro sa lungsod sa loob lamang ng 7 araw. Ayon sa Department of Health, kinakailangang maihanda ang gagamiting vaccination sites na angkop para sa mga bata upang maikondisyon ang kanilang kaisipan at maiwasan na matakot sa bakuna. Kailangan handa yung area for whatever happens during the immunization para na maging pleasant yung ating experience ng ating mga kabataan. Muli namang nagpaalala ang mga lokal na pamahalaan sa mga magulang na iparehistro na ang kanilang mga anak para sa gagawing vaccination para magkaroon ng mga ito ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na
ngayon na unti-unti na namang lumuluwag ang restrictions sa NCR at may posibilidad na rin na ibalik muli ang limited face-to-face classes. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masusi pa ang pinag-aaralan ng mga bihasa sa medisina ang pagbabakuna contra COVID-19 sa mga batang edad 3 pababa. Ayon kay Dr. Timmy Jimenez ng Philippine Pediatric Society, kailangan ng matibay na ebidensya na ligtas na itong ibigay sa naturang age group. Batay sa impormasyon ng World Health Organization, noong November 2021, ang China pa lang ang may isinagawang clinical trial at aprobado ang dalawang COVID-19 vaccines para sa mga batang 3 taong gulang. Ang dalawang bakuna ay CoronaVac ng Sinovac at ang BBIBP-CoV. Sa bawat step na gagawin natin, pinag-iisipan natin. So yan siguro ay kailangan din nating pag-isipan ng mabuti before we embark on the proposed plan. This is of public health importance. Kailangan muna nating tumingin, okay, sa evidence, what is out there, and study it, and tignan natin if this would be generally a good move for us to take after the 5 to 11 age group. Inilabas na ng Department of Health ang guidelines sa paggamit ng COVID-19 self-administered antigen test kits. Batay sa DOH Memorandum Number 2022-0033, maaari lamang itong gamitin kapag limitado o hindi available ang RT-PCR testing. Ito ay nirerekomendang gamitin lang kapag ang isang individual ay may sintomas o exposure sa isang positibo sa COVID-19. Hindi ito maaaring gamitin bilang pang-screen sa mga empleyado sa trabaho. Nagbabala na dati ang Department of Health sa tamang paggamit nito. Dapat din ay nakasaad din sa bawat pakete ang proper disposal o proper disposal nito at instructions. Mandatory ang reporting ng resulta ng self-administered antigen test batay na rin sa Republic Act 11332. Kailangang makipag-ugnayan sa bawat LGU ang mga magsasagawa ng antigen self-testing. Samantala, wala namang nakasaad pa na price cap ng COVID-19 self-administered antigen test kits sa naturang guidelines. Pasado na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na layong magbigay ng benepisyo at allowances sa mga health workers tuwing nasa state of public health emergency ang bansa. Ngunit hindi sang-ayon na isang grupo ng mga health workers sa ilang provisyon ng panukalang batas na nakabawas pa umano sa kanilang benepisyo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nalungkot lang kami dahil doon sa bago nilang pinirmahan, yung Senate Bill 2421, sumang-ayon sila doon sa suggestion ng ating Department of Health na gawin na lang itong one COVID allowance na sinasabi nila na magkakasama ng lahat. Dismayado ang Alliance of Health Workers sa ilang probisyon ng COVID-19 Benefits and Allowances for Health Workers Act of 2022 na pasado na sa 3 pagbasa sa Senado. Imamandato nito ang pagbibigay ng COVID-19 Risk Allowance at Compensation Package kada buwan sa lahat ng public at private health workers, mapaano pa man ang kanilang employment status tuwing nasa state of public health emergency ang bansa. 3,000 piso ang ibibigay para sa mga health worker na nagtatrabaho sa low-risk areas o yung tinatawag na clean areas na malayo sa mga pasyente. 6,000 piso naman para sa medium risk o yung mga health worker na pisikal na humaharap sa mga hindi pa alam o suspected COVID-19 case o nagtatrabaho sa busy staff work areas ng health facility. Habang 9,000 piso naman sa mga nasa high risk areas o yung mga health worker na direktang nag-aalaga ng COVID-19 patients. Ayon sa panukala, dagdag ito sa mga benepisyong matatanggap ng mga health worker sa ilalim ng Magna Carta of Public Health Workers at iba pang hazard pay na resulta ng collective bargaining agreements sa mga pribadong employer.
Para naman sa mga magkakasakit habang nasa duty, 15,000 piso ang ibibigay para sa mild to moderate case, 100,000 piso para sa severe to critical case, habang 1,000,000 piso naman sa pamilya ng masasawing health worker. Dapat itong maibigay nang hindi lalampas sa 3 buwan pagkatapos ma-confine ng health worker o pagkasawi at kapag nakumpleto na ang mga requirement na dokumento. Pero para sa Alliance of Health Workers, discriminatory ang risk classification sa pagbibigay ng allowance dahil kahit sino pwedeng mahawa sa sakit. Magkakasama kami lahat mga health workers sa isang hospital, pero magkakaiba kami ng aming matatanggap. May moderate, may low, may high. Kaya nga, inaayawan natin kasi ang virus naman, ito yung pinaliwanag natin na aerosol siya at airborne. Divisive, mapanghati sa mga health workers, mag-away-away yan. And then unjust pa rin siya. At saka, isa itong insulto doon sa mga health workers na talagang hanggang sa kasalukuyan ay kami pa rin yung humaharap sa pandemya. Malaking kabawasan din umano ito kumpara sa mga natatanggap ng health workers noon sa ilalim ng Bayanihan Law, kung saan kasama ang Meals, Accommodation and Transportation o MAT, Active Hazard Duty Pay at Special Risk Allowance. Kaya panawagan ng Alliance of Health Workers sa mga mambabatas ihabol ang mga benepisyo sa pagbalangkas ng pinal na bersyon gaya ng ipinanukala ng Makabayan Block sa Kamara. Sana i-adapt nila at para mapirmahan na ni President Duterte at talagang ibigay yung nararapat na mga benepisyo na dapat tanggapin ng ating mga health workers. Pasado na rin sa mababang kapulungan ang counterpart bill ng pandukala at dadaan ang 2 bersyon sa Bicameral Conference Committee bago ibigay sa Malacanang. Umaasa ang Alliance of Health Workers na sa oras na maging batas, maayos na itong maiimplementa ng gobyerno at masiguro na may sapat na mapagkukunang pondo para sa benepisyo ng mga health worker. Horlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na ipinatutupad simula ngayong araw ang no vaccination, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan kasabay ng pag-iral ng COVID-19 Alert Level 2 sa Metro Manila. Malaking kaginhawaan naman ito sa mga pasahero na malaya na muling makabibiyahe kahit hindi pa bakunado at sa mga driver dahil hindi na malilimitahan ang kanilang kita. Epektibo na rin ngayong araw ang pagluluwag ng quarantine protocols sa mga returning Filipinos. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, kumusta ang unang araw sa sektor ng transportasyon ngayong nakabalik na ang Metro Manila sa Alert Level 2? Monica, may ilang public utility jeepney tayo na nakita na pumapasada sa Quezon City na hindi pa rin nakapag-aalis ng mga signage o paskil na no vaccination, no ride policy. Gayunman, hindi na rin naman sinisiyasat ng mga driver at barker kung ang mga pasahero ay nakakumpleto na ng bakuna kontra COVID-19 o hindi pa. Paliwanag ng mga tsuper ng mga pampublikong transportasyon, mas maginhawa nga sa kanila na hindi na ipatupad ang polisiya. Bukod kasi sa nababawasan ng kanilang mga pasahero noong nakalipas na mga araw, dagdag trabaho sa kanila ang pag-alam kung bakunado ang bawat pasaherong sumasakay. Nagdulot rin ito ng abala at pagkaantala sa kanila at mga pasahero dahil sa pag-iisa-isa ng mga vaccination card ng bawat mananakay, lalo kapag rush hour. Kada sakay nila, hindi namin kailangan i-check o may ID ba kayo ng vaccine. Tsaka yung kada sakay baba, yun yung inano namin eh. Kasi trabaho rin talaga namin yung laging magtatanong. Kaya mas okay po ngayon kasi dire-diretso na yung akyat yung mga pasahero. Tapos yung iba, di na rin nagdadalawang isip na umakyat kahit di po sila vaccinated kasi pwede naman na. Ngunit ang ilang pasahero, mas pabor pa rin kung magpapabakuna na ang lahat para hindi na dumami pa ang kaso ng COVID-19. Para sa akin lang, it's much safer kung fully vaccinated yung mga bumabiyahe. Kasi hindi lang din para sa aming mga fully vaccinated yung ganung paraan. So for me, kung hindi ka vaccinated, I guess you should stay at home. Mas okay po. Kasi para mas safe lahat. Kasi malaki din naman tulong ng bakuna, actually. So, nakikita naman sa numbers. Kung ayaw nila magpabakuna, ayun ang protocol ng government eh. Kung ayaw mo sumunod, manatili ka sa bahay mo para hindi ka mahawa at hindi ka rin makahawa.
Ngunit mayroon din namang vaccinated passenger na bayag makisalamuha sa mga hindi pa bakunado sa mga pampublikong sasakyan. Marami naman pong nakikipaghalubiro rin, nakikipag-inuman, nakikipagtrabaho. Lahat po ng mga communication naman po is person sa person naman po. So okay po yung hindi vaccinated po. Samantala, mas maluwag na rin ang panuntunan sa mga Pilipino na uuwi mula sa ibang bansa simula ngayong araw. Para kasi sa mga fully vaccinated returning Filipinos, hindi na sila obligadong sumailalim sa facility-based quarantine. Sa halip, maaari na lang itong isagawa sa bahay at i-monitor ang sarili sa anumang sintomas ng COVID-19 sa loob ng 7 araw. Ngunit kailangan na mayroon itong negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha 48 oras bago ang takdang biyahe. Bilang patunay na bakunado ang isang balikbayan, maaaring ipresenta ang alinman sa mga kaukulang dokumento gaya ng international certificates ng bakuna mula sa World Health Organization, vax cert o national o stage digital certificate mula sa ibang bansa na tinanggap ng vax cert. Habang ang mga hindi pa bakunado o hindi ma-verify ang vaccination status, obligado pa rin sumailalim sa 5 araw na quarantine sa mga pasilidad na inilaan ng pamahalaan, pagsasagawa ng COVID-19 testing sa 5 araw at home quarantine hanggang sa 14 na araw mula sa petsa ng pagdating sa bansa. Kailangan rin ay mayroon itong negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha 48 hours bago ang biyahe. Monica, kailangan ring magparehistro sa website ng One Health Pass ang lahat ng mga balikbayan, bakunado man o hindi. Monica. Asher, isang paglilinaw lamang, no, itong suspension ng no vaccine, no ride policy ay applicable sa lahat ng mga commuters, including ang vulnerable sector ng mga senior citizens at kabataan. Tama ba? Yes, Monica, itong no vaccination, no ride policy, dahil ito ay nasasakop lang ng mga citizens o yung mga kababayan natin, ng mga pasahero sa Metro Manila na bumabiyahe na hindi pa bakunado. Kaya yung mga bata, maging yung mga bata... Maraming salamat, Asher Kadapan Jr., live na nag-uulat mula sa Quezon City. Humaharap ngayon sa matinding kagutuman at tagtuyot ang Ethiopia. Bukod pa ito sa hindi matapos-tapos na civil war na nagpapahirap lalo sa mga mamamayan. Ito ang balita ni Early Briones. Kinatayang aabot sa 6,800,000 tao sa mga apektadong rehiyon ng Ethiopia ang mga ngailangan ng agarang humanitarian assistance sa kalagitnaan ng Marso. Ayon naman sa United Nations Children's Fund o UNICEF, 850,000 mga bata ang pinangangambahang makaranas ng matinding malnourishment ngayong taon dahil sa pinaghalong epekto ng tagtuyot, sigalot at pagbagsak pa ng ekonomiya ng bansa. Pinakaapektado ang lowlands sa Afar, Somali at Oromia. Mahigit na sa 70,000 livestock animals ang nasawi dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Kung uulan naman sa Abril, mas magiging mainam ang sitwasyon sa bansa, ayon kay UNICEF Country Director Gianfranco Rotelliano. Subalit kung hindi, magiging kahalintulad ito ng nangyaring tagtuyot noong 1990s, kung saan nakaranas ng matinding krisis ang Ethiopia. Milyon-milyon ang nagutom at binawian ng buhay dahil sa salat sa pagkain. Kaya naman, umaapila ang UNICEF ng $31.8 million o 1.6 billion pesos na halaga ng tulong upang matugunan ang pangangailangan sa patubig mula sa water trucks, pagsasaayos ng water wells at pagsusulong ng nutrisyon sa mga bata. Kung hindi naman malilikom ang nasabing halaga, nagbabala ng isang disaster sa Ethiopia ang UNICEF Country Director. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What?
Weather update po tayo. May tatlong weather system ngayon na nakaapekto po sa ating bansa. Ito yung trough ng low pressure area. Apektado po ang Moong Mindanao. Ang frontal system naman nakaapekto po dyan sa may Eastern Visayas, habang ang hanging amihan po nakaapekto naman sa buong Luzon. Narito po magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig po ng bansa. Sa mga taga Bicol at dyan po sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar at Samar, magiging maulap po ang inyong panahon. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, epekto ng frontal system. Posible po mga pagbaha at landslide, kaya mag-iingat po tayo. Sa mga taga Cagayan Valley, Aurora at Quezon, magiging maulap din po ang inyong panahon, subalit may mga light rains lamang, epekto ng amihan. Sa Mindanao naman po, cloudy skies na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms, epekto po ng trough ng low pressure area. Mag-ingat po tayo dahil posible po mga pagbaha at landslide, lalo na pag malakas ang ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging bahagyang maulap ang ating panahon na may mga mahinang pag-ulan lamang epekto po ng amihan. Habang nalalabing bahagi po ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, na may pulupulo mga pag-ulan, epekto po yan ng localized thunderstorms. Pero huwag po tayo pakasiguro dahil posible pa rin ang mga pagbaha at landslide pag malakas ang ulan. Yan ang ating weather update. Alam na umano ni Senate President Vicente Soto III kung sino ang senador na nakialam para matagalan ang resolusyon sa kaso ni Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Commissioner Rowena Guanzon. Nais din ng magre-retirong COMELEC official na iraffle muli ang disqualification case ni Marcos. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, may binigay bang clue si Commissioner Guanzon hinggil sa senador na ito? Magandang gabi, Monica. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, bukod sa ito ay makapangyarihan nga, Monica, na politiko, hindi rin ito tumatakbo o kumakandidato sa ngayon. Sinabi na ni COMELEC First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon kay Senator Vicente Soto III kung sino ang kanyang tinutukoy na senador na nang i-impluensya o mano kay Commissioner Amy Ferolino. Ito ang dahilan kaya hindi agad na ilabas ang resolusyon sa disqualification cases ni Marcos sa First Division kung saan si Ferolino ang ponente o naatasang magsulat ng desisyon. Dagdag pa ni Guanzon, alam na din ito maging ng asawa ng senador. I already named him to Senate President Soto. So the public will just have to wait on that. Let's focus on Bongbong Marcos. This is the second time I'm fighting another Ferdinand Marcos. Subalit binigyan diin ni Guanzon, ang mahalaga sa ngayon ay hindi ang pagkakakilanlan ng mambabatas na ito, kundi ang katotohanan na si Marcos ay disqualified tumakbo bilang Pangulo. Bagamat wala na anya siya sa komisyon, patuloy siyang magsasalita sa kanyang boto na i-disqualifika si BBM. Kaugnay nito, inakusahan ni Guanzon si Commissioner Ferolino na pinatay nito ang kanilang boto ni Commissioner Marlon Casquejo sa hindi agad paglalabas ng resolusyon ng kaso. Commissioner Ferolino did this so that both of us, Commissioner Casquejo and I, cannot cast our votes. I think they suspect that Commissioner Casquejo is also for DQ after I released my vote on January 17. So it's not just my vote that's being defeated by our junior member. Pagkatapos magretiro ni Guanzon bukas February 2, hindi na makasama ang kanyang boto. Samantala si Commissioner Casquejo ay hindi na rin makakaboto dahil lilipat na siya ng Second Division bilang presiding commissioner sa Huwebes. At ang dating presiding commissioner ng Second Division na si Socorro Inting ay mapupunta sa First Division at magiging acting chairman ng COMELEC dahil bukas din na Monica ay kasama sa magretiro sina Chairman Sheriff Abat Abbas at Commissioner Antonio Co. At sa mangyayaring reshuffling ng COMELEC commissioner, hiniling ni Guanzon na i-reshuffle ang kaso ni Marcos. Layon-anya nito na mapunta sa ibang ponente o commissioner in charge ang kaso
at susulat sa desisyon na iwala na rin anya ni Ferolino ang pribilehiyo bilang ponente. Commissioner Socorro Inting will be taking my place as the presiding commissioner of the First Division, and then so she will vote on the DQ. Now, because there is this reshuffling of commissioners, this case should be reraffled. It should no longer be in Commissioner Ferolino's hands. Muli rin kinwestiyon ni Guanzon kung hindi nabayaran si Ferolino, bakit hanggang ngayon ay wala siyang nasulat na punensya. Wala pang pahayag sa ngayon na Monica si Ferolino sa mga kasong sinabi ni o sa mga bagong sinabi ni Commissioner Guanzon, ngunit makailang ulit na rin itong sinabi na hindi niya pinatatagal o may intensyon siyang patagalin itong paglalabas ng desisyon sa kaso ni Marcos. Umapila na rin ito o umapila din si Ferolino kay Guanzon na tigilan na umano ang mind conditioning sa publiko na may delay sa kaso ni Marcos. Samantala, Monica, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bukas, no, dahil magre-retiro na nga itong si Commissioner Guanzon, si Chairman Sheriff Abbas at isa pang commissioner na si Commissioner Antonio Co. Ibig sabihin, sa pitong commissioner ng COMELEC ay apat na lamang ang maiiwan. So sa ngayon, ang hinihintay o ang maraming tanong kung sino ang i-appoint ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte na bagong chairman ng komisyon at ang iba pang karagdagan na dalawang commissioner ng COMELEC. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Naniniwala ang dalawang political analysts na nababawasan ang integridad ng Commission on Elections o COMELEC dahil sa banggaan ng dalawang commissioner sa issue ng disqualification case ni dating Senator Ferdinand Bongbor Marcos. Dagdag pa nito, kailangan din umanong ayusin agad ng COMELEC ang gusot ng dalawang opisyal upang hindi na lumaki ang issue. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Yes, Commissioner Guanzon was motivated by her pursuit of the public interest, but certainly one of the consequences of that act is undermining the confidence of the voters on the COMELEC. Nanganganib ang integridad ng Commission on Elections dahil sa isyu ngayon sa disqualification case ni Ferdinand Bongbong Marcos. Pangunahing nakakaapekto dito ang nagbabanggaan na sina Commissioners Rowena Guanzon at Amy Ferolino. Ayon kay Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, maaaring pati integridad ng paparating na halalan at mga mauupong bagong opisyal ng pamahalaan ay makompromiso kung hindi malilinawan ang issue ng dalawang commissioner. Partikular na dito ang umano'y pakikialam ng isang senador sa kaso ni Marcos. Kung nagdududa tayo dun sa constitutional body na task to manage the elections, eh di magdududa na rin tayo dun sa election mismo, hindi ba? And pag nagduda na tayo sa election mismo, magdududa tayo dun sa mga nahalal na public officials. And that is a recipe for a political crisis and also a constitutional crisis. Ito rin ang paniniwala ng political analyst na si Professor Ramon Casiple. Nandyan yung danger pa lang. Kailangan ayusin ng COMELEC para ibalik yung tiwala ng mga tao. Ayon kay Casiple, kailangan makialam na ang COMELEC chairman at ang iba pang commissioner para mamagitan sa banggaan ni Guanzon at Ferolino. Kasi yung ganitong klaseng mga pagtatalo, right to the heart ito, nung credibility ng COMELEC ang pag-uusapan. Hindi ito trabaho ni Ferolino. Trabaho ito ng lahat sa kanila ng commission. Ayon kay Casiple, kinakailangan na magpulong ang lahat ng commissioner kasama na ang mga magre-retirong commissioner at chairman ng COMELEC para talakay ng usapin na ito upang hindi na lumala pa ang problema sa pagitan ni Guanzon at Ferolino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Sinabi ni Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio ang pangamba ng kanyang mga taga-suporta para sa kanyang buhay kasunod ng umano'y assassination plot sa kanyang running mate na si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Mayor Sara, sinisiguro nilang maayos na naoorganisa ang kanilang mga lakad para mas maging ligtas. Ito ang balita ni Lucille Uren. Hey, doon ay nag-express o worry, anak may, no, nga posibleng basin daw kaming duha, madungan mm-hmm. mini BBM. But I'd like to assure everyone nga dili po may nag-auban ni BBM sa isa ka sakyanan or sa isa ka chopper or sa isa ka airplane. Lahi-lahi po may og arrangements namo sa amo ang mga movements and we only come together dito na sa exact event na. Walang natatanggap na banta si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa kanyang buhay kasunod ng umano'y planong pagpatay sa kanyang running mate na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may nagpaplano rin pumatay sa kanya at hindi niya lang nalalaman. Well, I'm sure na sa ilahang mga huna-huna since kaniadto pa. None that I know of, wala sa ako ay ko'y nahibalaan. Ayon kay Mayor Sara, sineseryoso ng kampo ni Marcos ang impormasyon na kanilang natanggap at pinaplanong maayos ang kanilang mga lakad. Hindi anya sila nagsasabay sa iisang sasakyan sa tuwing pupunta sa mga event at hindi nagsasabay maging sa pagkain. Paniwala rin ni Mayor Sara, kaya may banta sa buhay ni Marcos ay dahil malinaw sa ngayon na ang kanyang running mate na ang panalo. I think the threat from BBM is that he is clearly the winner right now. So maugin na ang pinakadakong value din ha. Ibinatay ni Mayor Sara ang kanyang pahayag sa mga survey kung saan laging nangunguna si Marcos sa mga napipisil na maging pangulo. Lucille Uren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang apat na suspect matapos mahulihan ng mga peking pera. Kinilala ang mga suspect na sina Joeline Castro, Virgilio Yalung, Zenia Andres at Marilyn Lucero. Nahuli ang mga ito sa isinagawang entrapment operation matapos na makatanggap ng impormasyon hinggil sa sinasabing grupo ng mga individual na magpapalit ng peking o magpapapalit ng peking US dollars sa isang money changer sa Angeles City sa Pampanga. Minanmanan mabuti ng mga otoridad ang galaw ng mga suspect kung saan kinausap na ng NBI ang may-ari ng money changer hinggil sa isinagawang entrapment operation. Pagdating ng mga suspect sa money changer branch, tinanggihan na ang mga ito na papalitan ang daladalang pera at dito na sila na corner ng NBI. Unang naaresto sina Castro at Yalung kung saan napag-alamanan na may dalawa pa itong kasabwat. Sunod namang nadakip ng mga otoridad sina Andres at Lucero sa isinagawang follow-up operations. Narecover sa mga suspect ang higit 100 piraso ng peking 100 US dollar bills at 2 bundle ng peking 1,000 peso bill. Ayon sa NBI, nahaharap ang mga suspect sa kasong illegal possession and use of false banknotes. Sa iba pang balita, pinapayagan na muling magbukas sa mas mataas na operational capacity ang ilang mga negosyo matapos na ibaba sa Alert Level 2 ang restrictions sa National Capital Region at iba pang mga lugar. Pinagpapasalamat naman ng mga negosyante ang pagluluwag ng restrictions at umaasang makababawi na muli sa kanilang kikitain. Mula sa Caloocan City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano ang adjustment ng mga negosyo ngayong nasa Alert Level 2 na ang Metro Manila? Yes, Angela, batay nga sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, sa ilalim ng Alert Level 2, nasa 50% capacity ang operational capacity ng mga negosyo sa indoor at 70% naman sa outdoor.
At dahil epektibo na ang mas maluwag na restrictions dito sa Metro Manila, umaasa ang mga bisitante na muli na silang makakabawi sa operasyon ng kanilang mga negosyo. Ang isang coffee shop sa Quezon City, kung dati ay inaabot lamang ng mahigit 20 ang kanilang customer para sa indoor dining, ngayon maaari nang dumoble ang kaya nilang mga customer sa loob ng isang araw dahil maaari na silang mag-accommodate ng 50% ng kanilang operational capacity para sa indoor dining. Sa ngayon po, baka kakayanin na po siya ng mga 50% to 60% po. Dito po kasi sir, kumbaga sa isang branch po namin, maliit po kasi siya. So dito, ang kakayanin lang po talaga, ang pinakamagami na po is dumating is 40% lang po talaga. Bukod pa rito, dahil binawi na rin ng ilang lokal na pamahalaan ang paghihigpit sa paglabas ng mga hindi bakunado, kumpiyansa ang may-ari ng coffee shop na makakabawi na sila sa araw-araw na kikitain ng negosyo. Kasi po, dati po, no, alert level number 3 is limitado lang po talaga yung mga pumupuntang mga customer. So, yung iba po kasi, meron po kasi checkpoint dito. Kung baga tinitignan po yung mga vaccine card, kung talagang bakunado na po kayo. Especially po, hindi po nakakapunta dito yung mga bata. Lalo na po pag sa dining area. Then po ngayon po, ang adjustment po pagdating naman po sa alert level number 2, pinapayagan na po ngayon na bumiyahe kahit na wala na pong vaccine. So nakakapag-dining na po dito yung mga customer namin, kasama po yung mga anak at mga pamilya po nila. Ganito rin ang inaasahang sitwasyon ng isang restaurant sa Marikina City. Ayon sa owner nito na si Louis Guardo, bagaman hindi pa gaanong ramdam ng kanilang negosyo ang unang araw ng alert level 2, inaasahan ni Louie na muling babalik ang kanilang regular customers sa mga susunod na araw. At dahil mas maluwag na rin ang restrictions sa mga bata, umaasa si Louie na pamilya ang pupunta sa kanilang restaurant kasama ang kanilang mga anak. Nakikita namin kasi number one yung factor yung kids eh. Para lumabas yung family, para lumabas. Para kumain sa mga restaurants kasi ano yun eh, family-driven extended tours. So, pagkasama yung kids, mas napapagastos yung family. So, malaking impact to sa this coming days. Habang ang isang eat-all-you-can restaurant naman sa Parañaque City, umaasang maibabalik na ang karamihan sa kanilang mga empleyado. Ngayon na nasa alert level 2 na muli ang NCR. Ayon kay Arthur Benedicto, ang operations manager ng Cabalen Group of Companies, pansamantalang nagsara ang ilan sa kanilang branch nang maghigpit muli ng restrictions noong mga nakaraang linggo. Dahil dito, pansamantalang naghanap muna ng ibang trabaho ang kanilang mga empleyado. Sa ngayon, ang ginawa kasi namin is skeletal force para makasurvive yung business namin. But of course, ngayong level 2, babalik na namin lahat yon. And we are willing to accept everybody, kung sino yung gusto. Kung meron, kasi yung iba niyan na naalis namin or pinagbakasyon muna namin during the lockdown, baka nakahanap na sila ng trabaho. But we are willing to accept everybody na ano namin, na empleyado namin. Sa ngayon, kumpiyansa na magtutuloy-tuloy na ang pagluluwag ng alert level restriction at tuluyan ng maibabalik sa normal ang sitwasyon. Pero dahil bumabawi pa lang din ang food industry at iba pang negosyo, hiling din nila sa pamahalaan na kung maaari ay magkaroon din ng assistance ng gobyerno, hindi lamang sa mga small medium enterprise kundi sa lahat ng sektor na lubhang naapektuhan ng pandemya. So sana bigyan kami ng government ng tulong para naman makabawi kasi talagang lumubog lahat ng halos lahat ng restaurant dito sa ating bansa. Talagang we are the first I think na apektado talaga dito sa pandemic na to. Sana man lang the government will support us like in the form of tax, baka pwedeng
wala muna kaming tax na bayaran for this pandemic, or in a form of loan para makabawi naman kami sa business na zero interest, something like that. Sa mga naunang pahayag ng Department of Trade and Industry, sinabi ng kagawaran na mayroon silang nakahandang programa ng mga pautang para matulungang makabawi ang mga negosyante na lubhang naapektuhan ng pandemya. Angela, umaasa ang mga store owner at manager na magtutuloy-tuloy na nga itong mas maluwag na operational capacity sa kanilang mga negosyo at hindi na muli magpapatupad ng lockdown para makabawi na nga ang kanilang mga dun sa pagkakalugi din nung naranasan natin dito sa pandemya at tuloy-tuloy na nga mawawala itong banta ng COVID-19. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Angela. Yes, JP, kasabay ng paglawak muli ng operational capacity para dito sa mga magbubukas na establishmento under Alert Level 2, ay hahaba din bang muli o magkakaroon din ba ng extension yung kanilang operation hours? JP. Angela, sa mga nakausap natin kanina, wala pa naman tayong naitanong sa kanila kung hahaba yung kanilang operation yung sa oras. Doon sa nakapag-usapan kanina ay yung kanilang inaasahan pa lang ay yung pagdami nga ng mga customer dahil doon sa oras na pwedeng pumunta yung ngayon na pwede nang pumunta yung mga bata at yung iba pang mga regardless yung vaccination status ay makakapunta na doon sa mga business na mas maluwag na yung operational capacity sa ngayon. Angela? Maraming salamat, JP Nunez. Welcome development para sa grupong Philippine Society and Development Advocates o PASADA ang suspension ng no vax, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan matapos na ibaba sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Ayon sa commuter advocate, maiibsan na ang pangamba ng mga unvaccinated commuters dahil hindi na sila pagbabawalan ngayon na maka-access sa public transportation para lamang makapasok sa kanilang trabaho. Dagdag pa ng grupo, makatutulong rin ito kahit papaano sa mga driver na mga pampublikong sasakyan dahil mas makararami na sila ngayon ng isasakay na pasahero. Sa kabila nito, nilinaw naman ang grupo na kaisa sila sa panghihikayat sa ating mga kababayan na magpabakuna laban sa COVID-19 na siyang mas makabubuti sa nakararami. Samantala, inilunsad rin ng PASADA kanina ang isang advokasya na layang iparating sa pamahalaan kung gaano kaseryoso ang problemang kinakaharap ng mga commuter sa sistema ng ating public transportation. Kaya naman, nais na mga ito na magkaroon sila ng sariling boses sa Kongreso. Napakaseryoso po ng problema natin sa transportasyon ngayong panahon na ito. Ang PASADA babes po, alam naman po natin na medyo nagbabago ng media landscape, social media, TikTok, Facebook. Ang PASADA babes po ang paraan natin para maitawid yung message na kung gaano kaseryoso yung ating problema sa transportasyon at yung commuters. Maaari na po magpa-booster shot sa Baguio City ang mga turistang bumibisita sa lungsod. Ito ang alok ng pamahalaan sa mga pumupunta sa City of Pines na gustong magpabakuna. Ito ang balita ni John Paul Alvarado. Marami nang nagpapa-booster shot dito sa Baguio ng mga turista natin, ng travelers. Pag nag-level 2, alert level 2 na yun, siguro papayagan na rin natin yung mga turista from alert level 2 na provinces, including NCR, na pwede na silang umakyat dito kung unvaccinated sila at gusto nilang magpa-vaccinate dito. We might allow them to come up to the city of Baguio. Upang lumago ang turismo sa Baguio City at maingatan ang kalusugan ng mga residente, nag-aalok ngayon ng COVID-19 booster shots ang lungsod para sa mga turistang nagplaplanong bumisita. Maaaring magpabakuna ang mga turista sa SM City Baguio, Baguio Country Club Cordillera Hall at University of Baguio Gymnasium sa mga nakatalagang schedules ng vaccination o mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dapat ang huling dose ay hindi bababa sa 3 buwan bago ang nakaschedule na booster shot. Sa ngayon, ang Baguio City ay nasa ilalim ng Alert Level 3 hanggang February 15, kaya ang leisure travel ay limitado lamang sa mga bisitang may mga aprobadong QTP. Kailangan din ang negatibong resulta ng test sa COVID-19 mula sa mga lugar na nasa Alert Level 3.
John Alvarado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maliban sa Metro Manila at Baguio City, pinalawig na rin ng pamahalaan ang rest bakuna sa butika sa Visayas Region. Sa susunod na linggo ay bubuksan na rin ito sa mga lungsod ng Iloilo, Bacolod at Cebu. Tatlong pharmacy sa Bacolod at Iloilo City ang kinumpirma ng Department of Health Region 6 na magiging venue ng rest bakuna sa butika. Ito ay ang Mercury Drug sa Festive Mall at Rose Pharmacy sa Iloilo City at ang Mercury Drug sa Ayala Mall, Bacolod City. Sa Cebu City naman, naghahanap pa ng mga venue ang DOH at ongoing pa ang kanilang proseso para sa pagbabakuna sa butika. I-promote lang yun na ang mga tao mabaksinate, saka yung wala naging dyan problem when it comes to vaccination site available naging dyan. Oo, though hindi naging dyan grant or reason na hindi na lang, hindi na sila makabakuna because na gaginusok. Hindi na pinakuha ng licensure examination for teachers o LET ang mahigit 200 examinees sa Region 2 na nagpositibo sa rapid antigen test. Samantala, may libre namang antigen test ang mga inbound travelers na papunta sa Negros Occidental. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Nagpositibo sa rapid antigen testing isang araw bago ang licensure examination for teachers o LET noong linggo ang 272 na examinees sa Region 2. Dahil dito, hindi na sila pinayagan pang makakuha ng pagsusulit para maiwasan ang hawahan ng COVID-19. Mula sa 3,624 na sinuri sa mga swabbing sites sa Tuguegarao City, Cagayan at Cagayan City, Isabela, 7.5% ang positivity rate. Dinala ang mga ito sa isolation area at ipinakuha sa kani-kanilang LGUs. Sa Negros Occidental naman, libre na simula ngayong araw ang antigen test para sa mga inbound travelers na papasok sa probinsya. Ito ay para sa mga biyahero na hindi kaya makapagbayad ng COVID test sa mga accredited laboratories. Kailangan lang ng mga pasahero na magpa-register sa SAFE, SWIFT, and Smart Passage o S-Pass Travel Coordination Permit na katunayan na siya ay payag na magpa-test bago pumasok sa airport at seaport. Nasa ilalim ng Alert Level 3 ang buong probinsya hanggang February 15, kaya required sa mga pasahero ang 72 hours before travel na RT-PCR test o 48 hours na antigen test. Maliban sa mga pasahero sa Negros Occidental, maaari ring maka-avail dito ang mga taga Bacolod City. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may autonomous power o sariling kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan para magpatupad ng sariling ordinansa sa kanilang lungsod. Ito ang tugon ng MMDA kaugnay sa paglilimita pa rin ng Pasay City sa galaw ng unvaccinated o hindi pa bakunado sa kanilang syudad kahit pa ibinaba na sa Alert Level 2 ang restrictions sa National Capital Region. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. In accordance with the local government code, each local government unit has an autonomous power to enact their own laws. So it could be, this autonomous power could be through, number one, an executive order, the mayor, or the local council. Iginiit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng sariling ordinansa sa kanilang nasasakupan. Paliwanag ng MMDA, nasa diskresyon ng mayor at local council kung anuman ang ipatutupad na ordinansa sa kanilang syudad para sa kapakanan ng kanilang mga residente. Ito ang naging tugon ni Chairman Benhur Abalos hinggil sa desisyon ng lokal na pamahalaan ng Pasay City na limitahan pa rin ang kilos ng mga unvaccinated o hindi pa rin bakunado laban sa COVID kahit niluwagan na sa Alert Level 2 ang National Capital Region.
Ayon kay Chairman Avalos, mula sa 17 mayor sa Metro Manila, mayroong 13 lungsod ang otomatikong nag-lift ng kanilang restriction sa mga hindi bakunado ngayong nasa Alert Level 2 na lamang ang NCR. Gayunman, may 4 na lungsod ang hindi naglagay sa kanilang ordinansa na otomatikong babawiin ang restriction sa mga unvaccinated kapag lumuwag na ang restriction sa Kapitolyo. Ito ang lungsod ng Parañaque, Quezon City at ang Pasay City at sinabing maglalabas na lamang ng bagong adjustment sa ordinansa. Habang ang munisipalidad naman ng Pateros, pag-uusapan pa ang bagong patakaran na ipatutupad sa kanilang lugar. Ayon kay Chairman Avalos, kakausapin niya si Pasay City Mayor Emmy Calixto hinggil sa bagay na ito pero nilinaw ng opisyal na may autonomous power ang Pasay City para magpatupad ng sariling regulasyon sa kanilang siyudad. Kasama rin sa pag-uusapan ng Metro Manila Council kung maaari na lamang magkaroon ng unified o iisang ordinansa sa buong NCR upang maiwasan ang kalituhan ng mga tao. Samantala, hindi naman sang-ayon ang MMDA chairman sa panukalang alisin na ang pagpapatupad ng alert level restrictions alinsunod sa panukalang pandemic exit plan. Giit ng opisyal na patunayan sa loob ng 2 linggo kung gaano ka-epektibo ang quarantine classifications at alert level restrictions para sa mas organisadong mga regulasyon at patakaran na ibababa ng IATF. All of these things, ito'y bunga na ng scientific findings and most importantly, our experience. Para sa akin, huwag natin basta lang burahin o tanggalin itong alert levels. Andyan lang siya. Itabi natin to as a guide for the future. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Bakit kaya ang mga hayop ay mabalbon habang ang mga tao mabuhok lang? Yan. Usapang buhok tayo mga kasangbahay. Bakit kaya tayo mga tao ay parang hubad tignan kumpara sa mga hayop? At bakit mayroon tayong mga buhok kung saan man meron tayong mga buhok? Ang buhok ng tao ay balahibo ng at balahibo po ng hayop ay gawa po sa magkaparehong sangkap. Ito ay mga hibla ng protein keratin na tumutubo sa balat. At ito ay umiikot lamang sa yugto ng pagkalagas at pagtubo. Sa mga hayop na mammals, marami pong silbi ang balahibo sa kanila. Pwedeng ito ay malambot, gaya ng mga kuneho, o di naman kaya ay matutulis at matitigas, gaya ng sa mga hedgehog o porcupine. Sa hayop, dalawang klaseng buhok ang tumutubo. Isang maliliit na buhok at ang pinakabalahibo nila na yun yung mahahaba. Ito ang nagpoprotekta sa kanila laban sa iba't ibang klima, lalo na kapag sobrang lamig po ng panahon. Ang buhok ng tao ay kombinasyon ng dalawang katangian na yan. Pero ang maganda sa tao, sa matagal na panahon ay nakapag-adjust tayo kahit wala po tayong makapal na balahibo. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapawis na tumutulong upang bumaba ang ating mga temperatura kung mainip naman ang panahon. Ang katunayan, mas marami tayong sweat glands kumpara sa mga unggoy at mas mahirap pagpawisan kung nababalot po tayo ng balahibo. Pero bakit meron tayong buhok sa iba't ibang bahagi ng ating katawan? Ang buhok po natin ang tumutulong upang mag-regulate po ng init sa ating katawan, lalo na kung tayo ay nasa ilalim ng arawan o kung malamig naman ang panahon. Nakakatulong naman ang kilay sa komunikasyon, sa pamamagitan ng ating emosyon at ang pilikmata naman sa pagpapanatiling moisturize po ng ating mga mata. Habang ang mga buhok sa ating katawan, mayroon namang koneksyon sa mga nerve endings upang mag-relay po ng mensahe sa ating mga utak. Kayo po ba? Gusto nyo po ba ay mabalahibo kayo? Sana po may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Isang panday ang humiling na magkaroon ng sarili niyang shop at kagamitan upang magkaroon ng hanap buhay at maitaguyod ang buong pamilya. Sa awa at tulong ng Diyos, granted na ang kanyang hiling. Alamin natin kung paano naramdaman ni Tatay Raymundo na MCGI Cares. Ngunit maliwala naman ang sama sa alit kahit isang tanan yun ba sa gawin, sukarin turahon ka. Wala lang kayo, moment ba, wala naman, di maanad naman ka. Gumagawa ng itak, palakol at iba pang gamit sa pagsasaka. Lumaki at tumandang isang panday si Tatay Raymundo. Kahit na nga minsan may sakit na, nagpapanday pa rin. Kung amahan po, panday po itong sundang niya, nadagko, may kamao, may diha. Mga akong mga anak ron, puro po mga maestro panday, kanang mo ay magdala na yung mga helper mo sila, nagdasplano bago sa trabaho on. Mga maestro pa akong mga anak karon, anak mo na kanasunod nila ba, andan mo na mga mo ay mong trabaho. Subalit natigil siya sa kanyang pinapasukan dahil sa epekto ng pandemya. Kaya gamit ang kanyang motorsiklo, habal-habal driver siya ngayon upang may makain ang pamilya. Usaha yung mayong tempo, maka-income, maka may 300 na 200 niya, huwag ka nang nahihinay. Lagi isa isa, pantubil lang yun, katubil lang ka, dahay, kamang yun. Dahil sakita niya sa habal-habal na halos hindi makita, gusto ng 56 na taong gulang na tatay na sana ay magkaroon ng sariling pandayan. Hindi para maging superhero, kundi para lalong magampanan ang pagiging haligi ng tahanan para sa may bahay at 10 anak. Landasan, nanduklukan ang landasan, anak niya pugon ka ng prasong baghanan, anak niya maso, ug bairan, bairan sa mga sundang, anak, muna yung kinahanglan niya, anak. Panihatag yun na, ginoon sa ipangayoon. Muna wala ko ang paglaong. Masalig yun ko. Upang tulungan ang sambahayan ni Tatay Raymundo, granted ng members Church of God International ang hiling niya na pukpukan at pugon na lutuan ng bakal. Mga bara ng bakal na tutunawin para makagawa ng mga itak at maso. At may kasama pang MCGI free store items. Salamat kung dako kayo sa inoyo, sa Diyos, Marios nga. Ang Diyos Amahan nga, itagaan tao, itagihatagan ko sa akong itinahangan ba. Dako kayong pasalamat sa Ginoo nga. Ano sa inyo, tabang sa kuha karoon nga, kuhan, ang paginabuhian. Daghang salamat sa Ginoo. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pagtugon sa hilig ng isang panday na naglagak ng pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kay buti at siyang dapat pasalamatan. Ito ang patuloy na ibabandila ng MCGI sa bawat kawang gawa na udyok ng Diyos ng pag-ibig. Dahil MCGI cares. Sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 12, na nagsasabi, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!